Etong kalokohan at kabalbala ng mga dilawan walang puknat sa kanilang pagmamaniobra. Nang layunin ay matanggal sa pwesto si President Duterte. Simulat sa pulpa to. Nagpipista ngayon at nagpapalakpakan mo ngayon yung mga operator ng mga dilawan. Alam niyo ba bakit? Sa dahilang pinatulan at nauto nila ang International Criminal Court or ICC. Nalagay sa sentro ng kontrobersiya etong bansa ho natin para mapahiya sa buong mundo. Alam niyo ba? Ito ho, ano? Natatandaan niyo ba yung pahayag ho sa media ng babaeng negra na si Fatou Bensouda? Sa pangalan pa lang, alam ba tayong picture niyan? Iyan, sa pangalan pa lang, bantot na. Sa itsura pa lang, the face only a mother could love. Sorry! Hey, kailangan daw sumailalim si President Duterte sa psychiatric evaluation. Sabi ho nitong babae na to. Kung titingnan ho natin ang background nitong si Bensouda, ito hong si Bensouda, galing ho sa maliit na bansang, 2 milyon ang populasyon lang ho, ano? Yun ho, Gambia. Ang kanyang espesyalidad, maritime law. Maritime law, para sa mga pirata. Kapareho niya, kamukha niya. Hindi international law. Hindi international law o criminal law. Si Bensouda, Jesus Maria Joseph, isang putok sa buhong tulad din ng mga dilawang, kachokaran ni Trillanes at si Attorney Sabio. Alam niyo mga boss, para sa kanila, wala talagang tamang ginawa ang administrasyong kasalukuyan ni President Digong. Dahil para sa mga dilawan, mali! Mali daw! Ang naging presidente ng ating bansa, uulitin ko, nakakatawa, no? Si President Digong, dahil para sa kanila, yung dalawang eng-eng na yan, dapat daw si Marrojas ang tama. Yun ho talagang pananaw ng mga dilawan. Tingnan nyo ho, ang kanilang kagaguhan ay kinukubli o tinatago. Nakita nilang hindi kayang lokohin ang mga bumotong mahigit kumulang 21 million. Kaya't ang kanilang ginagawa, ipahiya ang ating bansa. At ipalabas na ang leader natin, ito hong malimit sabihin ho ni Trillanes si De Lima na mass murderer. Alam niyo ho ba bakit? Okay, of course, pondo ho ni Loida Lewis. Kilala nyo kung sino itong babaeng asong to? Anak ng babaeng aso. Iyan! Nakapangasawa ho ng itim na pinondohan ho ang dilawan at ang kanilang mga tirador, alam nyo naman ho si Trillanes at yung isang lawyer that never was at never will be. Nang alam lang ay magnotaryo publiko. Ganun lang. Siya si attorney, notaryo publiko. Ganun lang ang alam niya. Yun ang mahawak ng papel. Ang hilig talaga humahawak ng papel. Yung mga papel na pinipirmahan, yun, dinala doon sa International Criminal Court. At nakatawa tong si Trillanes, sabi niya. Magaling ka talaga, bata. Okay na tayo. Ito yung mga kolokoy na si Trillanes at si Sabio. Alang integridad at kredibilidad. Alam niyo ba bakit? Gagawin nilang lahat. Yung malinis na tubig, kape pala to, ano? Gagawin nilang kape ang kulay. O di kaya burak or putik. Ganitong ginagawa nila sa ating bansa. Etong dalawa na to. Yung isa, sabi ko, si attorney, notaryo publiko, aka the lawyer that never was at never will be, si Sabio, at itong asong ulol, nakilala nyo na siguro, kung ngiti pa lang, sa ngiti pa lang, alam nyo, para ko na nakikinita yung kasamahan natin doon sa impyerno, si Taning. Gagawin nyo lahat. Ang kanilang ginagawa sa ating bansa, again, uulitin ko, pinahihiyaho, pahiyaho tayo, dahil may presidente ho tayong hindi ho na gusto, parang insulto sa taong bayan. Sa pamamagitan ng International Criminal Court na naging uto-uto